We're very much alike pagdating sa pagiging masaya dahil sa pamilya. We're both family-oriented and family comes first above anything. Hello mga kasangga! Welcome to my channel, Pearl TV and Travels Vlog. Nasaan ang Diyos sa inyong buhay? In the center, definitely. The Magpareho center. Kayo ng mga. Pareho. Pareho. Mga kasangga, narito at pakinggan natin ang mensahe ni Queen Bea Alonzo sa kanyang brave and supportive mommy Mary Ann at ang ilang mahalagang topic na nakapag-usapan nila ni Tito Boy Abunda in My Mother, My Story episode. Let's watch this, guys. Lagi kong ipinagdadasal, Tito Boy. And I'm very happy. Of course, we're all getting older and my greatest fear ay magkasakit si mama and I always pray about it, At pangarap niya na sana ay magkaroon siya ng apat na apo sa bawat isa ng kanya. Oo nga, Diyos ko, hindi na kumakabal sa apat, Tito Boy. Medyo late na tayo. But who knows? Diba? I mean, sabi nga natin, hindi natin alam kung ano ang nandoon. Oo nga eh. We don't know what's gonna happen next. That's true. Oh, but what is your prayer like today? I guess, Tito Boy, I'm just really grateful that I survived. And I keep surviving. I take it one day at a time. And I thank God for always providing me with things to do, people to be there for me, and nourishing my heart and my mind with positive things every day. And if you were to say thank you to Mama, I'm sorry to Mama today as we talk. How would you do it? Salamat kay Mama dahil pinalaki niya ako ng tama. Pinalaki niya ako na may takot sa Diyos. At higit sa lahat, pinalaki niya ako ng matapang para harapin yung buhay. Salamat dahil naging partner ko siya sa buhay ko. Kahit na walang lalaki, okay lang. Basta nandiyan sila Mama. Alam mo yun, kahit na wala akong partner sa buhay in a romantic sense, I still feel okay because my family is there for me. My mom will always be there for me. And, salamat sa pag-iintindi kahit sa mga panahon na mahirap ako intindihin na I make the wrong decisions. Salamat kasi niyayaka pa rin nila ako sa kabila ng lahat. Sa lahat ng imperfections ko. Patawad? Patawad kasi kadalasan hindi ako nakikinig sa'yo. Patawad kasi... kasi matigas ang ulo ko. At patawad kung minsan nasasaktan ko kayo sa mga desisyon na ginagawa ko para sa sarili ko. This question needs to be asked. Sino ka, Bea, nang dahil sa iyong ina? I turned out to be a strong woman because of my mom. She taught me to stand for myself and stand for the truth always. B, maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. May pa-flowers. May pa-flowers. Maraming salamat.